Have a blessed day once again to you, my YouTube subscribers. Once again, welcome here in Rannel TV. Okay, so nandito po tayo sa ating series ngayon about avoiding biggest mistake in life. At yung unang pinag-usapan po natin is about pag-iwas sa pinakamalaking pagkakamali sa buhay ng lying or pagsisinungaling. At yung part 2 po natin ngayon is pag-iwas sa pinakamalaking pagkakamali sa buhay ng sexual immorality or sexual immoralidad. Minsan sa buhay naman natin, karamihan ng mga kamalian natin is yung mga nakakatuwa. At siyempre, ang ating gawin doon, tumawa lang tayo kung may mga nakakatuwa na kamalian. At kung mayroon namang mistake tayo na masakit or painful, the best thing we can do is to try to learn from them, okay? Someone has said nga na learn from the mistakes of others. So, ngayon ang pag-uusapan natin kung ano ang nangyari sa buhay ni Samson, kung bakit siya na nagkamali ng sexual immorality sa kanyang buhay. At tingnan natin kung paano siya isinilang, ano ang kanyang pagkatao. At sabi nga dito sa Judges chapter 13, verse 24 to 25, the woman gave birth to a boy and named him Samson. He grew and the Lord blessed him. And the Spirit of the Lord began to stir him while he was in Mahaneh Dan between Zorah and Eshtaol. Yon. Dito natin makikita na si Samson, nung isinilang siya, nandoon yung he grew and the Lord blessed him. Nandoon yung pagpapala sa kanya ng Panginoon, magmula pa lang na siya ay isinilang. At pangalawa, makikita natin dito, the Spirit of the Lord is with him. Nandoon palagi sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. At makikita, si Samson ay may kamalian ng sexual immorality at marami tayong matutunan, okay? Matutunan natin ang kanyang istorya sa kanyang buhay. At titingnan natin what Samson did that leads him to sexual immorality. Ano ang mga ginawa niya? At may apat siyang ginawa kung bakit nasilo siya doon sa bitag ng sexual na immoralidad. Okay? Makikita naman natin si Samson na siya ay ipinanganak na talagang propita ng Panginoon at siya ay Israelites at magmula pa lang nung una, sabi ng Panginoon, wag silang mag-asawa ng mga hindi kalahi nila or hindi nila kapamilya. At yun nga, kalaban nila at that time yung Palestine. So yung first mistake niya po, he went to the wrong place. Dito natin makikita, Samson went down to Timnah and saw there a young Palestine woman. Yan sa Judges chapter 14 verse 1. Samson went down to Timnah. Timnah was in Palestine territory. Timnah was an enemy's territory. So dito na lang makita, pumunta siya sa teritoryo ng kaaway at doon siya naghanap ng kanyang mapapangasawa. O, di ba? And then, the second, he was looking for the wrong thing. Ano kaya ang kanyang hinahanap? O, di ba? Samson went down to Timnah and saw there a young Palestine woman. We have to be careful about dating and marrying unbelievers. So dito natin makikita, sa buhay ng Kristiyano minsan, gusto ng Panginoon ang ating mapapangasawa, ating magiging partner sa buhay, na dapat natin palagi ang ating kamingil na mga tao, is yung mga taong may takot rin sa Panginoon, mga taong Kristiyano rin, at yun ang gusto ng Panginoon. At especially sa mga single, especially sa mga kahit may asawa rin, we need to be careful sa pakikasamahan natin, lalo na yung mga binata o dalaga. We need to be careful lalo sa mga date natin o dating natin. Pili natin makakasama natin sa buhay. Pipili natin may mga tao, may mga tako sa Diyos. So si Samson, una, pumunta siya sa isang lugar. Pangalawa, naghanap siya ng babae na hindi nila kakwan, kalahi. So he will compromise his beliefs marrying a woman that is not God's will. Ayon. Gusto niya mag-asawa ng isang person na hindi naman gusto ng Panginoon. He came back and told his parents, I have seen a Palestine woman. Now get here for me. Ayon. Bumalik na siya sa kwan, sa kanyang lugar. So, pangatlo dito, makikita natin, the third, he rejected godly counsel. Bakit po? Nung bumalik na siya doon sa kanyang mga magulang, galing siya sa teritoryo ng kaaway, doon sa Timnah, which is the enemy's territory. May nakita siyang babae at makikita nga natin dito yung babae na yon. Her name is Delilah. Okay? Kaya kilala ang kwan na yan eh. Kwento eh. Samson and Delilah. Sino ang nakatalo kay Samson? Si Delilah lang, isang babae. Kasi yun yung weakness niya. At
Sabi niya, nakakita ako ng isang babaeng maganda na Palestine. Pwede niyo bang kunin siya para asabahin ko? And then ang advice ng kanyang magulang, sabi niya, his parents tried to suggest he find more acceptable woman among his own people, but he would not have it. Hindi siya pumili doon ng mga babae sa kanilang lugar na mga Israelites sin, na pa ba mga asawa niya, kundi doon siya pumili sa lugar ng mga kalaban. Samson said, get her from me. She's the right one for me. Oh, eh. Di ba? Siya na ang babaeng para sa akin talaga. Kunin niyo, gusto ko na siyang maasawa. Minsan, yung ating paningin at yung feelings natin minsan, ay mandaraya yan eh. Yung feelings natin eh. Minsan, kung ano lang gusto niyan, kahit hindi kalooban ng Panginoon, gusto niya kunin. Kaya, we need pa rin na guidance ng Word of God para magkaroon tayo ng direction sa life natin. Okay? Para sundin natin. So, makikita natin dito na sinabi na kanyang mga magulang sa hukom, kabanata 14, talatang 3, sabi ng kanyang mga magulang sa talatang 3, bakit naman gusto mo pang saang ka ng mga hindi tuling iyon? Kapipili ng mapapangasawa. Wala ka bang mapili sa ating angkan, sa ating mga kababayan? Tanong ng mga ito. So magos si Samson, basta siya po ang gusto kong mapangasawa. O diba, ang tigas talaga ng kanyang ulo. So sabi ng nanay niya, bakit doon ka papunta doon sa Palestine? Yung mga hindi tuli, ibig sabihin hindi tuli, mga hindi malinis ang kanilang puso, uncircumcised people, ibig sabihin mga taong hindi kumikilala sa Diyos, mga taong walang takot sa Diyos, mga taong mayroon silang mga idolatry sa kanilang buhay, ibig sabihin hindi nila, wala silang pagkakilala sa Diyos. So bakit doon ka pumunta at pumili? Wala ka bang nakikita sa ating mga Israelites? Mga marami ng mga magaganda dyan ah, sabi ng kanyang mga magulang. O diba, kung anong sinabi na ni Samson, basta sumagot si Samson, basta siya po ang gusto kong mapakapangasawa. At alam mo naman po natin na sa lahat ng mga gusto natin at dapat gawin o mga bagay na gusto natin gawin ay may mga consequences po sa mga bagay na ginagawa natin, either bad consequences or good consequences. So dito natin makikita sa pang-apat, kahit sinabihan na siya ng mga magulang niya na pumili ka na lang sa mga lahi natin, sa mga Israelites, wag na lang doon sa kalaban natin. Pero ano mo, ang pangatlo, pang-apat pong ginawa niya, the fourth, he continued the wrong relationship. Nandoon pa rin ang kanyang persistence or kasi gusto ko talaga ng papakasawa, maganda kasi siya, ang tinitibok ng puso ko, aray, di ba? Maraming ganun eh. As makikita natin dito, he continued the wrong relationship. Sa verse 7 po, makikita natin, then he went down and talked with the woman and he liked her. O, di ba? Nakipag-us-usap siya sa babae. Sabi niya po sa hukom 14 o kabanatang 14, talatang 7, pagkatapos ay pinuntahan ni Samson ang dalaga at kinausap, lalo niya itong nagustuhan. Ayon, lalo niya nagustuhan kasi nagmingil siya doon eh. Nakipag-day siya doon, nakipag-halubilo siya doon eh. Dabihag ang kanyang puso, dahil lang yung kanyang kahinaan. Okay na sana kung kahit kahinaan mong babae, o nalulungkot siya sa babae, kung kalooban naman ng Panginoon, pareho kayong may takot sa Panginoon, eh, di ba? Yung karamihan sa mga Kristiyano eh, kahit alam na nilang mali, kahit alam na nilang unbelievers, ibang pananampalataya, eh, they will forsige or they will continue the relationships na mali naman. At then pagdating ng huli, nandoon na magsisisi pag nakaranas ng mga failure, bakit ikaw pa ang naging kasama ko sa buhay, o di ba? Kasi nga una-una sa una pa lang na disobey na natin ang salita ng Panginoon at ang mga advice ng mga godly counsel. So anong nangyari? And then pinakasalan niya sa may verse 8. Pinakasalan niya kahit hindi ito will ni Lord. Okay? Evidently, he had not met her before. He had only seen her. So dito na lang makikita, hindi niya talaga nakilala kung anong klaseng babae. Nakita lang niya at hindi pa siya nakapag-mingil. Kumbaga, nung pagkakita niya, nagustuhan niya agad. Parang love at first sight. Parang ganun ang nangyari sa kanya. So anong nangyari po? Kung natin makikita na siyempre nandoon na siya, nakipag-usap na siya, sinabi na niya kung ano ang kanyang sekreto, kung bakit siya malakas, at naikumpis niya doon sa babae. Kaya ang nangyari po ay yung babae pala espiya rin ng mga kalaban. Okay, kaya ang nangyari nung sinabi niya ang katotohanan about his strength, kung paano siya naging malakas, ang nangyari po ay sinumbong na ng babae sa mga soldiers ng Palestine. And then sabi niya dito sa may Judges chapter
16 verse 20, "Then she called Samson the Philistine out upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and seek myself free. But he did not know that the Lord had left him." Okay. At kanyang sinabi Samson, may dumarating na mga Pelesteyo. Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akalang niya ay makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ng Diyos. So dito natin makikita na ang consequences sa buhay ni Samson, when he disobeyed the Lord, hindi niya sunod ang Panginoon, hindi niya sunod ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay, the presence of the Lord left him. Iniwan siya ng presensya ng Panginoon, at dahil doon na iniwan siya ng presensya ng Panginoon, nawala na rin yung lakas niya. Yun ang pinakamalaking bagay na mali sa buhay natin, that sometimes or maybe many times when we disobey the Lord, yung presensya niya parang dumidistansya sa buhay natin, at hanggang hindi tayo magsisi sa nagawa nating kamalian at maghingi ng marubdob na pagsisisi sa Panginoon, ay ang mangyayari doon ay or hindi atin maranadaman ang kanyang presensya. Pero ang Panginoon naman ay siyempre mapagpatawad, mapagmahal, at makikita nga natin ng later days ng buhay ni Samson na nagawang mga success nung doon sa huling buhay niya or later na life niya. Kumbaga, mas marami pa siyang pinatay ng mga kalaban nung malaki ang kanyang pagsisisi or sa huling ginawa niya sa Panginoon. Mas marami siyang achieved na sa buhay. He learned from his mistake. Ito sa 1 Corinthians chapter 16 verse 18, sabi niya, "Run from sexual sin, no other sin so clearly affects the body as this one does. For sexual immorality is a sin against your own body." So dito sinasabi ng Panginoon na kung sa ibang version pa, "Flee from sexual immorality. Run from sexual immorality, because when you do sexual sin or sexual immorality na kasalanan," is yung masasabi na kasi natin ito na nagkakasala ka talaga sa katawan mo. Minsan sinasabi nga ng iba nga na ito ay napakalaking kasalanan talaga sa katawan mo, kasi laman mo talaga ito eh. Kaya na-advise ng Panginoon or ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians na walang ibang kasalanan na makakapa-apekto sa katawan o malaking apekto sa katawan, kundi yung affects the body as this one does. For sexual immorality is a sin against your own body. So dito ito po natin makikita na mahal po tayo ng Panginoon. Ang pag-ibig niya po ay para lang sa atin, at gusto niya na tayo ay makapagbigay lugod sa kanya po, mga kapatid. So sana po sa ating parto na ito about pag-iwas sa pinakamalaking kamalian ng sexual immorality po, ay marami po tayong natutunan sa buhay ni Samson. At manalangin po tayo at or mamuhay tayo sa grasya ng Panginoon. So salamat po. The Lord bless you. The Lord will bless His word. At sa oras po at sa araw na ito, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kung hindi ka po nakasubscribe sa Rannel TV, pindutin mo yung subscribe, at saka pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka po sa video na mai-upload ko. God bless you po and bye-bye!